So hi everyone, for today's video ay pag-uusapan natin ang credit card na unang na-avail ko. So basically, iikot na tong video na to kung anong card na yon, paano ko siya nakuha, ano ang limit nito, at bakit ko siya in-avail or inactivate. So huwag na natin pang patagalin, let's go! So ang una po nating pag-uusapan ay kung anong card po ang nakuha ko. So ito po ang nakuha kong card. So BDO installment card po siya. Ayan. Kita naman po ba? Ayan. So, ganito siya. Ganitong itsura po niya. Ano po ba siya nakuha o na-avail? So, yung card po na ito ay pinadala lang po sa akin ng mismong BDO. So, wala po akong in-applyan. Sila po ang nag-initiate po na magpadala ng card na to. So, sa office kasi namin, ang gamit po na payroll account po namin ay sa BDO. So, usually kasi, pag may savings ka sa BDO, payroll nyo si BDO, nag-i-initiate na si BDO na magpadala sa inyo ng card. So, iba't ibang card po ang makukuha natin. Like for me, ang pinadala sa akin ay BDO installment card. Sa kasama ko ay classic Visa card. Then sa isa ko pang kasama, which is mas higher rank siya, ay para mas higher din yung card. So, depende kasi, ina-assess din yun ng bank kung ano po ang dapat na pinapadala nila or mas magandang ipadala nilang card for you. The other way naman po na makakuha tayo ng credit card ay syempre through our initiation naman. So, mag-apply tayo through agents and sa mismong website po ng iba't ibang banks kung saan po natin gusto makakuha ng credit card, which is usually talaga kumakain siya ng oras. But it's okay naman, worth the wait naman siya, lalo na if yung gustong-gustong nyong card ay yun ang ma-approve sa inyo. Next mo nating pag-uusapan ay ang limit ng card na to, pinaka-perks niya at yung basic charges niya. So, sa katulad nga po ng sinabi ko po kanina, ina-assess na po tayo ng banks kung ano po yung card na tingin nila na mas magagamit natin. So, baka usually, napansin nga ni BDO na may liga ko sa installment. Kaya, ang pinadala niya sa akin ay BDO installment card. And then, yung limit po niya, nag-start po sa 20, around 20K, 15K, 30K, up na po siya. Kasi may nabasa ako sa Facebook na parang installment card niya nasa around 100,000 nung pinadala sa kanya. So, itong card na to nasa 20K lang po yung limit. So, dahil nga, nasa mababang range pa naman tayo. At then, first sisik po siya. And then, ang pinaka-perks po ng BDO installment card ay convertible to cash siya. Yung buong limit mo ay convertible to cash. So, 100%. So, to avail that perks, ang gagawin lang natin ay pupunta tayo sa bank at then kausapin yung personal assigned and then sabihin natin na magpapakonvert tayo ng limit to cash. So, ito yung pinaka-basic. Ito yung pinaka-perks niya, guys. Usually kasi, di ba, ang normal na card ay more on points and rewards. So, yung cards kasi guys, kung bago lang din tayo sa credit card, may iba't ibang focus din siya. If focus tayo on travels, on rewards, in dinings, and then in installment, yung convertible to cash. So, ang perks nito ay yun nga kaya natin i-convert siya sa cash. And then last na pag-uusapan natin ay kung bakit ko siya inactivate. So usually guys, may choices naman kasi tayo nung pinadalhan tayo ng card na to or any other credit card. Pwede natin siyang hindi activate. Then wag na talaga, hayaan na lang natin siya ma-expire or itawag natin sa call center nila na hindi natin siya i-avail. So ang reason ko kasi kung bakit ko siya in-avail is dahil nga first CC ko siya. And then, kahit na hindi waivable yung annual fee niya, ay para makabuild na ako ng credit history. Para in case na mag-apply ako sa ibang banks or ibang credit card, pwede na akong maka-avail. And then, in the near future, if kailangan ko ng mas magandang credit card, ay hindi na ako mahihirapan nga na mag-apply sa ibang bank. So, yun ang main reason kung bakit ko siya in-avail. And lastly, advice ko lang guys sa mga gustong magkaroon ng credit card,
siguraduhin lang natin na legit yung pupuntahan natin or pag-a-applyan nating agent at talagang mapagkakatiwalaan natin sila. Kasi magbibigay tayo ng mga information talaga sa kanila. Kaya kailangan siguraduhin din natin na legit sila. And then if the website, siguraduhin natin legit yung website para sure tayo na yung mga data natin is secure din naman siya. And then, if may magko-call sa atin, huwag po tayo basta-bastang maniniwala, lalo na if hihingin yung mga personal details natin. And if may card na tayo, tas tatanungin yung mga date of expiration and then lalong-lalo yung CVV. So, never pong manghihingi yung mga totoong bank ng ganong basic information, lalo na ang CVV. Kaya, dapat maging mapanuri tayo. So, sana may natutunan kayo and then, welcome to adulthood. Bye-bye!